Hey, what's up mga idol? It's your boy, King Chan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers kontra sa koponan ng Memphis Grizzlies. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Mga idol, sa laban na to, nakabalik na po itong si Anthony Davis, kaya naman yung naging starting five dito ng Los Angeles Lakers ay sina Dennis Schroeder, KCP, LeBron James, Anthony Davis at si Marc Gasol naman para sa center position. Tara, samahan nyo at i-recap natin kung ano nga ba talaga yung nangyari sa laban na ito. Nagsimula yung first quarter sa laban na to na mainit kaagad yung pinapakitang opensa ng Memphis Grizzlies. At dahil dyan nagawa nilang tambakan yung Los Angeles Lakers ng 20 points sa score na 22-2. Grabe mga idol, akalain nyo nga namang alatin yung opensa ng Los Angeles Lakers. Bali yung 2 points na yun ay nagmula po kay LeBron James. Habang yung kupuna naman dito ng Memphis Grizzlies, pinapangunahan po ni Jonas Valanciunas yung opensa nila. Matapos niya rito makagawa ng 11 points. Habang si Anthony Davis naman, pinapangunahan niya rito yung opensa ng Los Angeles Lakers. Matapos niya magtala ng 7 points. Samahan pa yan ng 2 rebounds at 1 steal. Bali, natapos dito yung first quarter mga idol sa score na 31-16 in favor of Memphis Grizzlies. Pagsapit naman ng second quarter, dito na natin masasabi na nag-improve yung opensa ng Los Angeles Lakers. Kaso nga lang, hindi pa rin dito nagpahuli yung kupunan ng Memphis Grizzlies at sumasagot pa rin sila sa bawat opensa na ginagawa ng LA Lakers. At dahil dyan mga idol, natapos yung second quarter, nalamang pa rin sila ng double digit laban sa Lake Show sa score na 59-46. Bali, sa mga oras na to, pinapangunahan po ni Jonas Valanciunas yung opensa ng Memphis Grizzlies na may score na 15 points. Habang sa kupunan naman ng Los Angeles Lakers, pinapangunahan dito ni AD yung opensa nila. Matapos niya makagawa ng 16 points, 3 rebounds, 1 block at 2 steals. Habang si LeBron naman ay nagtala na rin dito ng 11 points, 6 rebounds at 2 assists. Pagsapit naman ng third quarter, dito na natin masasabi kung bakit kasama yung Los Angeles Lakers sa top 5 na team na pinakamalakas sa NBA. Matapos nga nila dito magpakitang gilas, mapa-opensa man at depensa. Bali, natapos yung third quarter mga idol na nakuha po ng Los Angeles Lakers yung kalamangan sa score na 87-82, lamang sila ng 5 points. Bukod sa magandang opensa na pinapakita ni AD sa laban na to, hindi rin naman nagpahuli itong si LeBron James. At natapos niya nga yung third quarter na may stats na 24 points, 7 rebounds, 7 assists at 1 steal. Habang si Montrezl naman ay nakapag-ambag na rin dito kaagad ng 11 points at 6 rebounds. Mga idol, dito sa fourth quarter, kung ano yung pagiging agresibo ng Los Angeles Lakers noong third quarter para makuha nila yung kalamangan laban dito sa Memphis Grizzlies, dinobli po nila yun dito sa fourth quarter. At dahil sa pagiging agresibo nila na yan, mga idol, nakuha na po nila ngayon yung pang 7 straight game nilang panalo matapos nga nilang talunin itong Memphis sa score na 115-105. Mga kasolid sa laban na to, pinangunahan ni Anthony Davis yung opensa ng LA Lakers matapos niyang umiscore ng 35 points. Pero syempre bukod pa dyan, nakagawa rin siya rito ng 8 rebounds, 1 assist, 1 block at 2 steals. Grabe si Davis mga idol, matapos niya ma-miss yung dalawang game nila against sa OKC, bumawi naman siya rito laban sa Memphis Grizzlies at makikita natin yung gigil niya sa loob ng court, mapa-opensa man at depensa. Habang si LeBron James naman ay nagtala rin dito ng 28 points, 9 rebounds, 8 assists at 2 steals. Habang itong si Kuzma naman ay nakagawa ng double-double na may stats na 20 points at 10 rebounds. Samahan mo pa yan ng 2 assists at 1 steal. Hindi man pinalad si Montrezl na tapusin yung laban na to, nakapag-ambag naman siya kaagad ng 14 points, 7 rebounds at 1 block. Para sa mga magtatanong mga idol kung ano po yung nangyari kay Montrezl, nasiko po siya kanina ni Kyle Kuzma. Sana mga idol okay lang itong si Montrezl kasi alam naman natin kung gaano kahalaga yung role niya para sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Natapos naman ni Marc Gasol yung laban na to na nakagawa ng 6 points, 2 rebounds, 1 assist at 1 block. Habang itong si Matthews naman ay nagtala ng 3 points, 1 rebound, 2 assist, 1 steal at 1 block. Ito namang si KCP mga idol ay nakagawa rin ng 3 points, 1 rebound, 2 assist at 1 steal. Bukod sa pagbabalik ni Anthony Davis, nakapaglaro na rin dito mga idol itong si Alex Caruso. At natapos niya nga lang yung laban na to na nakagawa ng 2 points, 3 rebounds, 6 assist at 2 steals. Mga idol, ito yata yung unang pagkakataon na nakita ko itong si Dennis Schroeder na hindi masyado naging epektibo pagdating sa opensa. Bali sa laban na to, nakagawa lang siya ng 2 points, 3 rebounds at 3 assists. Pero okay lang yan, sa tingin ko mabilis naman makakabawi itong si Dennis Schroeder. Medyo maalat lang kasi yung shooting niya sa laban na to. Akalain yung mga idol, makagawa lang siya ng 1 out of 4 pagdating sa field. Tapos 0 out of 2 naman, beyond the arc. Medyo maalat nga talaga. Sana bumawi siya next game.
Para mga kasolid, samahan nyo ako at panoorin natin yung ilan sa mga magagandang highlights na nagawa ng Los Angeles Lakers sa laban na ito. Dito sa unang video, makikita natin dyan na nakapwesto po sa top of the key itong si Jonas Valanciunas. Bali, umakma siya rito, natitira siya ng 3 points. Pero hindi pala mga idol, kinuha niya lang dito yung attention ng defense ni Wesley Matthews. At matapos nga rito mag-react ng defense ni Matthews, tingnan nyo maigi, susubukan na niyang atakihin yung defense ni Matthews. Pero dahil na loose ball siya rito mga idol, nakuha po ni Kuzma yung bola. At dahil dyan magkakaroon naman yung Los Angeles Lakers ng pagkakataon, makagawa ng opensa. Matapos dito ni Kuzma maitawid yung bola sa kanila, hinanap niya na kaagad si LeBron para ito na mismo yung gumawa ng play sa kanila. Mga idol, alam naman nating lahat kung gaano kagaling si LeBron na playmaker, kaya naman hindi na rito nagdalawang isip si Kuzma na ibigay yung bola sa kanya. So ayan, si LeBron na may hawak ng bola. Tingnan nyo maigi mga idol, gagamit lang si LeBron ng dalawang dribble dito, tapos magsasurvey na kaagad siya ng posibleng pasahan. Bali, may dalawa ditong option si LeBron mga idol. Una, pwede niya ibigay yung bola dito kay Alex Caruso na nakapwesto sa right corner. Pangalawa naman, pwede niya ibigay dito yung bola kay Anthony Davis na nakapwesto sa top of the key. Sa play na to, dalawang katangian kaagad yung makikita mo kay LeBron. Una, yung pagiging magaling na decision maker. Pangalawa naman, dito papasok yung pagiging magaling na playmaker. Tignan nyo maigi mga idol, para maging successful yung play na to, gumamit si LeBron James ng no-look pass para ibigay yung bola kay Anthony Davis. Tignan nyo maigi mga idol, hindi basta pass yung ginawa dito ni LeBron. Bali, ginawa niya yung no-look pass na yan para madelay ng bahagya yung depensa ni Jonas Valanciunas. Ayan o, tignan nyo maigi mga kasolid, kung hindi dito talaga na-delay ng bahagya yung depensa ni Jonas Valanciunas, malamang sa alamang nagawa pa niya supalpalin yung slam dunk ni Anthony Davis. Sa play na to, naisipan gumamit ni Anthony Davis at Dennis Schroeder na ang pick and roll. Kaso nga lang mga idol, imbis na sumunod dito isang defender kay Anthony Davis, naisipan po nila na i-double team itong si Dennis Schroeder. At dahil dyan, hindi agad na ipasa ni Dennis yung bola dito kay Anthony Davis. Tignan nyo rito maigi, tatakbo na po ko agad dito si Jonas Valanciunas para habulin itong si Anthony Davis. Kaya naman ang ginawa ni Dennis Schroeder, hindi niya rito pinasa yung bola at ibinigay niya nga ito kay Marc Gasol. Sa play na to, makikita na natin yung kahalagahan ng Marc Gasol. Tingnan nyo maigi mga idol, habang hawak niya rito yung bola, nag-aalangan na itong si Dillon Brooks. Hindi niya alam kung sino ibabantayan niya, kung si LeBron ba o itong si Marc Gasol. Bali, sa mga oras kasi na to, nakagawa na rin po ng dalawang 3 points itong si Gasol. Kaya naman hindi niya ito pwede basta-bastang iwanan. Kaso nga lang, meron pa sila ditong problema. Matapos maisipan ni LeBron James gumamit ng backdoor cut. Tingnan nyo maigi mga idol, wala yung rim protector ng Memphis. Kasi nga binabantayan din ito si Anthony Davis na nakapwesto naman sa top of the key. Mga idol, matapos dito ni LeBron gumamit ng backdoor cut, mahihirapan na po siyang pigilan, lalo na't nakabuelo na nga siya. Pero syempre, kudos pa rin naman sa ginawang bounce pass ni Marc Gasol, dahil kasi sa napakagandang pass niya na to, nakakuha si LeBron James ng easy dunk. Matapos gumawa ni LeBron dito mga idol na isang explosive dunk, talagang nagulat yung mga kasama niya. Tignan nyo yung mga reaction nila dito, gulat na gulat sila sa ginawa ni LeBron. Grabe yung pagbabalik ni Anthony Davis mga idol, talagang ginulat niya tayo sa magandang opensa na pinakita niya sa laban na to. Pero syempre kudos pa rin sa mga nag-step up sa game, katulad na nga lang ni Kyle Kuzma, Montrezl at sa iba pa nilang players. Syempre si LeBron di na mawawala yan, katulad ng dati, galawang MVP pa rin. Kayo mga idol, ano masasabi niyo sa pinakitang laro ng Lake Show ngayon? Magkomento lang sa ibaba na sarili niyong opinion. Bago ko tuloy yung tapusin yung video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shoutout kay Idol Vanessa Olga Panagsagan, John Ray De La Marquez from Legazpi Albay, Mark Franco Centeno, The Gearbox, Abdul Bayan Kami, Joshua Tarun, Ann Loreto, Aldacer Ismula, Benor Makaumbang Jr., Porfird Ramos, Sario 21, Paul James Mayaga, Dalman Family from Antipolo, Mishari Halil, Mix and Tape Advincula Jr., at saka kay Idol Clyde Barton Fuentes. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.